Hello, good afternoon. Welcome again to my channel. It's me, Doc Pearl Ednabe, official vlog. Medyo konti lang ang naging content ko ngayong week nito kasi nagkaroon ako ng problema. Mahirap talaga yung hindi masyadong maasikaso yung health. Kaya ang tip ko sa inyo talaga, okay naman yun, work tayo ng work, pero at the same time, we should watch over our health. So, ikwento ko sa inyo kung ano ang nangyari. Baka mamaya, ganito rin yung nararanasan or nararamdaman para alam nyo na kung ano gagawin nyo. But of course, before that, please do not forget to subscribe to my channel. Thank you! Kaya ako na lang mag-vlog. Okay. Ayan. So, tuloy lang po tayo. Ito, napapunta na ako sa isang, alam nyo na, sa isang racket ko for the day. Dapat iba-vlog ko si sir. Kaya lang biglang nahiya eh. Hindi daw. Ang ganda ng tinatakbo ng kwentuhan namin. Just the same, kanina yung naiwan kong kwento sa inyo. Kasi nga, the last week, talaga na find it very hard na mag-vlog. Kaya kung mapapansin nyo na bakante, parang dalawa lang yung content ko. Kasi nga, naku, nagka-problema ako. Ako po kasi, may ugali ako na, yung aking right teeth natin, dito sa may bagang, may sira. Ayoko ng pinapasta. So, pinabunot ko. And, readily, siguro, ang mali ko, hindi siya napatagal ko ng mga ilang araw, dapat pinaghihilom pala. Naku, pinasukatan ko kagad. Mas maganda po pala talaga pagka ganyan. Magpapabunod kayo ng ipin, at the same time, kung magpapalagay ng denture, lalo kung sa bagang, orthodontics din dapat. Hindi yung dentista lang siya. Para mas madali, mas maganda yung kalalabasan ng denture nyo. So, dahil nga yung nature ng work ko po, alam nyo naman, kailangan lagi akong nagsasalita, be it in the division or sa pagtuturo or kung being a consultant. So, nagmadali talaga ako ng magpalagay ng denture. Nung pagkasalpak ni doktora sa denture ko, naturally, if it's there, every time you finish eating, of course, you have to clean it. Ang nangyari, hindi ko po maalis at naging dilemma ko yan for almost 2 weeks hanggang namaga yung gums ko talaga. Nako, nakita nyo yung pisngi ko, natutumaba po yan. Tapos, ang nangyari, hindi ko talaga siya malinis o din nilalagnat ako. Kaya nga medyo nasiklib ako noon. Nilalagnat po talaga ako. Kaya, finally, the last Monday or Sunday po yata ang nangyari, kailangan na talagang mag-undergo ng general anesthesia para lang maalis yung denture. Kaya ayan, ang resulta, hindi ko na magamit yung denture, na traumatized po ako. Magpapagawa na lang ako ng iba because nakita ng doktora, kasi titignan natin mabuti. Dapat pag bite natin, pagkagat, pantay talaga. Dahil bagang nga po, ayan o. Pero hindi naman po kita kasi sa bagang nga. Dahil bagang, kailangan talaga, tignan natin mabuti. And siguro mas maganda din po, in fairness naman, dun sa dentista. Magaling naman siya, kaya lang, siguro mas maganda pagkadating sa mga ngipin natin sa pag-aalaga, mas maganda yung kilala natin at saka experience na. Kasi nga, alam naman natin, experience is the best, diba? Mas maganda yung medyo matagal na yung dentista. At saka sabi ko nga, yung siya mismo talaga alam niyang gumawa ng mga denture, yung orthodontics. Kasi napakahirap po talaga. Diba pag sumasakit ang ngipin natin pati ulo natin masakit talaga. So mabigat 'yun. So 'yun lesson po sa akin. Kaya 'yun ang sinasabi ko sa ating lahat, 'di ba? Kaya nga sa mga bata, pero sa bagay ako naprotektahan ko po yung mga ngipin ko. Ngayon lang na medyo nagkaedad na ako, kakain na matamis. O hindi siguro kasi nagkakaedad ka na. At takot talaga po ako na mapasta. Alam niyo pag nakita niyo talaga yung face ko the last Monday, nako. Para kung may candy sa bibig na mamaga talaga. Plus, dumudugo kasi namaga na yung gums. So, thank you na lang talaga kay doktora. At
talagang inanestesya niya ako kasi ang sakit. Niyak talaga ako pagtatanggalin. So moral lesson of the story, pagdating sa health natin, huwag natin pababayaan. Hindi dahil sinasabi natin ngipin, ngipin lang yan. Diba? Sabi nga ng lola ko nung nabubuhay pa eh, pag daw nagkaroon ng gera, kailangan meron laging, hindi mawawala ng dentista. Kasi yan, hindi kaya din yan. Pagdating sa ngipin, no, mabigat-bigat yan. Dahil tangay lahat pag sumakit ang ngipin. At saka, merong nangyayari na pag napabayaan, nagkakaroon ng infection po. So, di ba, yung minsan, yung nagugulat ka na lang, lumalaki yung face. So, yun lang naman po, yun ang aking naging experience. Hope nakuha kayo doon. And so, thank you for watching my vlog. Please subscribe to my channel. This is Doc Pearl Ednabe. Thank you so much. God bless.